Xtreme, tapos kalaban mo Xtreme Gaming full pack to with. Tingnan mo naman yung players. Parang kung mananalo ba tong ano outsiders na unknown. Pero there are some teams kasi na, you know, bago lang sa scene, hindi natin kilala pero still nakakabulag. Pero by looking at the performance of FC so far dito sa Division 1, mm-hmm. I feel like parang sobrang baba ng chance. Sorry. Nakita nga natin at 19 yung match 19. Winner. Ganun parang, ganun kalabo. Pero may chance. At least may 19. Ay, may 19. At least, kung gusto mo mag-YOLO, oh, sige, lapagan mo ng 100, malay mo. Yeah, oh, maging 1-9. Paglilapagan mo 1,000, ay, no, instant cellphone. Pero, syempre, medyo mahirap gawin yon. Once in a blue moon. Mm-hmm. Pero, speaking of once in a blue moon, para siyang naging katulad ng OT sa Western Europe. Ng bulag ng Gaming Gladiators at ng Tundra. So, malay naman. Oo. Oh. Diba? Natin dito for outsiders, magawa nila laban yung Xtreme Gaming. Pero, sobrang... Mahirap talaga. Mahirap talaga, guys. Mahirap talaga, guys. At, lapagan kayo natin first blood. Ay, hindi. Baka di na tayo aabot dito, guys. Oo. Well, sa lahat na lang ng mga gustong lumapag dito sa game number 1, may live ads naman tayo sa 747, mga boss. PM lang kayo sa page, dito sa KuyaNic page. Para ma-assist kayo at maisali din kayo sa group chat ng mga kapanyo bettors and loaders. Meron kaming tips and advices na binibigay po sa inyo para sa pagbibet to guide you para lahat tayo payaman. Anyways, going back to the draft. Ba't ka tumingin sa akin? Sana all payaman! Ikaw lang mayaman pala dito. Si KJ lang mayaman. Mm. Fake news. Totoo. Ayun, di ba? Fake news. Totoong balita. More Flink Clockwork Shaker that profits say ng OFC. And Xtreme Gaming naman went for the AM Rubik Toss Nature's Profit. So, ito na. Nakita na naman natin yung More Flink AM na ano, no? Na tapatan. Dati, akala natin AM favor to. Pero ngayon, parang iba na eh. Siguro it depends on the team. Kasi the last time I've checked, 23 Savage at saka Palos, naglaban sila AM Morphling din. Morphling yesterday, mm-hmm. Exe Talon. Talo ang Exe na may AM. Na 2-0, no? Na 2-0. Pero depende talaga sa team din eh. So, most likely, alam naman natin na wala talagang gagawin yung isang Morphling kapag he doesn't have any mana. So, mm-hmm. So... Tingin ko AM favored pa rin, pero depende pa rin sa magiging galaw ng team mo. Kasi you need to give out space for AM to really farm out those items and para matapatan yung Morphling. Pero what happened yesterday was, na-stump kasi talaga ng Talon with the Morphling yung lineup ng Exe. Kaya hindi gumana yung AM pick mm-hmm. ng Exe. Pero tingnan natin dito, Xtreme Gaming naman ang gagamit ng AM laban sa medyo sabihin na natin more likely nasa tier 2 team etong ano eh. Galing silang from tier 2 napunta mm-hmm. sa Division 1 but so far lackluster yung kanilang pinapakita dito nga sa Division 1 ng mm-hmm. parang hindi sila nakakasabay. Yung mga typical Division 2 teams na pag umakyat nakakasabay. Lalagapak lang din. Ah, ulit. Okay. Yeah, may mga ganun eh. Uy, hindi lang tayo magbabanggit ah. Oh, wala akong sinabi. Oo, walang sinasabi. Issue ka easy. Ang ganda yung flag nung sa, ano, yung sa OFC. Pinag-isipan mabuti. Yung? Yung sa OFC, yung flag nila. Ay, sino yan? Parang kumuha lang sa Google ng card. Nakalimutan ko yung title niyan. Nakalimutan ko yung title na yan. Kasabahin pero na doon. Pero parang nakita ko yan eh. Oo. Ayun yung paboritong cartoons ng tropa nating si Michael. Ay. Nasa profile picture pa niya yan sa Steam. Anyways, Outsiders went for the Centaur Warrunner. A pretty good pick against AM, of course, kahit walang mana, palag-palag yung Centaur Warrunner. In terms of draft, parang mas gusto ko mag-Outsiders dito eh. Siguro kung hindi Outsiders from China to. Other teams. Other teams, let's say for example, LGD, Xtreme Gaming. Feel ko mag-Outsiders ako based on the draft so far. Yeah. Maganda talaga yung draft nila. Nandun yung synchronization of skills, teamfight potential.
pwede silang kumuha ng objectives with the Death Prophet, and then meron silang morphling na medyo mahirap huliin sa heroes ng Xtreme Gaming, knowing na wala talaga silang masyadong panghuli. So, kaso kasi ang iisipin mo dito, how would they play the heroes that they have? Maganda yung draft nila, pero it's a matter of how you execute kasi mm-hmm. yung heroes nyo eh. And this is Xtreme Gaming once again. So, medyo mahirap gawin yun. And tingnan natin on how they will execute yung kanilang laning stage laban dito nga sa Xtreme Gaming. Kasi maganda din yung heroes ng Xtreme Gaming kahit papano eh. They do have the NP na currently pinag-aagawan, lalo na sa Southeast Asia. So, meron silang pang-push, meron silang great offlane na kayang sumabay sa isang morphling. When it comes to farming, nandun din yung global presence. And we'll just see, nadagdagan pa ng pack na kaya namang hulihin though sa heroes ng Outsiders. Pero tingnan natin, I would still go for Xtreme Gaming regardless of the draft. Uh-huh. Maybe because factor would be the players itself na. Pag nanalo yung Outsiders sa isang game dito, libre mo ako. Oh, sige. Oh, ayun yung mawapa. Oh, sige. Oh, ha? Sige. Pag naman hindi nanalo, wala. Oh. Parang lugi ako doon na. Hindi ka lugi. 19 nga yung odds. Di ba sabi mo, malabo talaga. Dapat may makuha din akong onte kasi pinaniwalaan. Pumusok ka sana eh. Sa Outsiders. Oh, sige. Oh, ayun eh. Manilibre. Di ba sabi ko sa inyo guys kanina, si KJ lang yung mayaman. Si KJ lang yung payaman dito. Napilitan nga lang ako eh. Para akong na-bait dito ah. Dapat yata natulog na. Wala, saksi mga viewers. Hindi, pero tingin ko naman, may faith naman ako sa Xtreme Gaming eh. So, okay. Siguro lang, play safe lang at bet responsibly. Kung gusto mag-yolo, dapat yung mga pwede lang mawala. And, pag nakaisa naman yung OFC, di congratulations. At least, gumana yung YOLO nyo. Kaya nga YOLO eh, kasi most likely matatalo. Pero, by the way, morphling mid ba? Yung gamit niya pang mid lane, ha? Okay. Ano ba yung naging item niya, Jar? Hindi, nasa kanya rin kasi yung words. Sabi full stats, wala yung mga stick or what. Madalasan ganun eh, di ba? Pag morphling, ay, kaya yung blade stick, consumables, pero kumidin yung ano niya. Kumidin yung bo. Ang ganda talaga ng task ni Kaka. Pareho sila ni FY na meron gatong blink hallucination na prismatic gem. Wow. Oo. Ayun yung mga nagbag na item na never mo magagawa na. Bilang lang yung mga items na merong ganyan. Mm. Ano pa yan eh, nung kapanahonan pa ng newbie, kapanahonan pa ng alliance, yung pa yung mga nagbabag yung item. Speaking of newbie and alliance, newbie din na natin nakita ulit after after TI7? After diba? TI7. Diba? Nung na 3-0 sila ng Team Liquid sa Grand Finals after nun, wala na, watak-watak na. And as for alliance naman, ganun din. Wala na. Meron pa naman. Nasa Latam? Oo, kaso hindi na. Wala na sila talaga sa scene. Mm-hmm. Unless mag-invest sila sa mga players talaga na kaya pang makipagsabayan sa scene. Oops. Guys, chill cast lang tayo para maganda yung bunga at tanghali. Iyon. Hindi ko na kayo sisigawan para hindi masakit sa ears. Anyways, apat yung bounty sa side ng Xtreme Gaming. Okay, finish guys. Na. Okay, pwede na, pwede na. Paano nangyari yun na apat? Parang walang nag-contest, no? Walang pumunta sa rune. I mean, nandun naman si Centaur, pero wala siyang kasama. Mm-hmm. Parang kahit kunyari, sila may Raquel kalaban mo, kayo mga legend lang. Magsama-sama lang kayo, automatic may masisecure kayong bounty. Kahit isa eh, no? Pero the last time na nakakita ko ng apat na bounty, sino nga ba yun? May nakas tayo ng apat eh. May naasin tayo nun. Kasi nga lang, ang ginawa naman kasi nun, early fight. Hindi 5v5, pero lumaban talaga sila. Eh, eto, wala eh. Parang pinamigay talaga yung bounty. Nagulat ako, center lang mag-isa sa top lane. Wala man lang yung position 4 niya para tulungan siya. Kasi makukuha nila yun, Rubik lang yung nandun sa taas eh. So, but yeah, great advantage para kay Paparazzi sa kanyang puck na makakapagbote ka agad. Meanwhile naman, bottom lane, medyo taghirap si Chosen One sa pagkuha ng last seats.
Nakulong sa sariling fisherman. First Blood, going to the side of Xtreme Gaming, brought to us by 747. Join our group. Just scan the QR code, guys. Or message nyo lang po yung Kuya Nick's page. Meron tayo dyan mga tips and bulungan. Kung sa tingin nyo, sino yung mananalo. Galing sa mga kapwa nyo, bettors and mga betlords. So, PM nyo lang po yung Kuya Nick's page. Ito na, Stomp, Double Edge, Mahapdi yan. Pero, Ghost, hindi siya natitinag dito. Parang ano yun eh, parang instant tapang na to kay Ghost. Ay, yung shaker, kinulong sa sariling picture. Okay, guys, secure top lane. Kahit na hard matchup dapat yan. Itong center, pwede itong mag-isa mamaya eh. Pag ito na pag-Vanguard, kahit iwanan ng ES to, kahit solohin ng center yung Rubik AM, center pa nga dapat mananalo sa ganung klaseng matchup eh. Kasi syempre kailangan mo lang naman ng regeneration dyan as center, and the usual talaga na nililane sa AM would be center kasi nga medyo mahapdi nga yun. Clockwork, mamatay nga ba? Mong hindi man chosen one. Falling low, has to be careful. Pero kahit ganti mga tier 2 teams, etong outsiders from China, although mahina sila in terms of tier 1. Pero mga high rank nito eh. Chinek ko yung profile kanina. Diyos ko po, mga rank 200, 300. So, mas malakas pa rin sa atin sila. Pero malakas talaga sila. Pero pag pinapanood natin, parang normal na players na lang. Di ba? Kasi in comparison doon sa mga nakakalaban nila na... ito kasi tier 1 teams, major contenders, even TI kasi yung kalaban nila. So, nandun yung experience and... For them naman, it's a great experience, lalo na may ibubuga sila sa Division 2. Sa Division 1 nga lang, pahirapan talaga kasi doon mo na talaga mararamdaman yung real challenge as a player kapag ganun na yung mga, ito na, sila na yung mga nakakalaban mo. So I think this serves like a learning experience for them to be a better player, lalo na maaga pa naman eh. For them, kakasimula lang nila kasi wala pa sila talagang any record. Diba? Pero nabigyan si Rubik, masyado ka ng magaling. Oo, D-Way nga, mamamatay. Ghost, meron na namang Ring of Health si Ghost, so he doesn't really care about that right clicks coming from the Centaur. Ando naman yung regeneration niya. Death Prophet went for the bottle. Mapapansin ko yung mga Death Prophet players sa atin, hindi na nagbabote. Laging mano-mano. Spirit Siphon, Mangoes. So far, maganda naman pinapakita ng Dead Prophet. Actually, halos pantay lang sila ni Paparazzi ng konti. In terms of CS, onti lang lamang dito niya Paparazzi. Chosen One, getting harassed, double rate bans. Agad, aray for ko. The Morphling. Wala pang waveform to ah. So possible mapanish yung Morphling. Imposibleng kill na nga ata to. Yes sir, he's gonna go down. I mean, kapag mayroong task, usually, nag-waveform ka, di ba? Level 1, waveform. So, siguro, in-underestimate niya dito si Kakain. Gusto nila talaga makalasit. Kaya siya kumuha ng adaptive strike. Pero that is a risky play. At ayun nga, napunish ng Xtreme Gaming yung ganang klaseng skill build. Nung isang Morphling. Ang mahirap pa dyan, naka-tag team kasi etong si Kaka eh. Tag team, tapos nakita niya, kanina pa siya ini-spaman ng eye shard. So, medyo risky nga yung ginawa niya ito. Lalo na, kasama pa ni... Tuskar would be this NP na yung extra damage ng 3 hands with the tag team talagang mararamdaman mo as a Morphling. Yun na. Nabigyan na naman yung clockwork pero Kaka mamamatay naman in exchange. Yung clockwork po yung nakakuha nun. Chosen mo makikipagsapahan dito kay JT pero ayaw mo atang mangyari yan. Ang yaman ni JT, Diyos ko po. Parang kakabuhay lang nito. Ganito. Ganito na naman yung HP. Parang hindi na nga siya nakapag... Uy. Ayun lang. It's gonna be okay. Wala lang siyang mana, pero chosen one. So, kailangan niya ng something out of the clockwork. Wala pang consumable yung clockwork other than the tango. Morbid mask ata, yung ano? Morbid mask na ba? Oo, pag-alab ko yung binigay kay Morphling. So, pero Ghost with the right clicks onto the Centaur Vanguard. Yan, pwede nilang dive in tong Centaur. Actually, mamamatay na nga. Yes sir, nagmango pa. That means more damage sa AM. And Centaur, yep, he's gonna go down. Lah. Ano kayo magiging build dito ng AM with that Vanguard? Battle Fury pa rin. Battle Fury. Pero maganda yung ginawa niya kasi nga, hindi mo kayang makipagsabayan with the Centaur, lalo na, yun nga, naka-max out yung kanyang third skill. So,
you would want na nandun yung regeneration mo in order for you na hindi mo maramdaman yung third skill ni ano eh, Centaur. So, nananalo pa yung AM sa lane. And yun yung ayaw mong mangyari. If you're a Centaur, kasi usually, gusto mo dominating ka sa lane eh. Kaka, hinahabol dito ni KRY. Nice eye shards coming from Kaka. At yun, nabuhay. Sartanas KRY. So, Egg, so hindi niya nasulit. So, pangbasag sana ng mid lane. Eh. Kasi nga lang, maganda parang ginawa dito ng Xtreme Gaming. Putting their two supports on that mid. Morbid mas nga ba talaga ang binigay kay Chosen One. Kasi parang hindi pa bumabalik sa full HP yung Morphling, ha? Ah, hindi nga. Iba, pare ko, Kaka, mukhang delikado. Eto, mamamatay na si Kaka. Another kill para sa OFC. And nakakuha naman. So, palag-palag pa rin naman ng OFC dito. Chosen One, going in, waveform. Andiyan na, JT, mukhang delikado. Kailangan niya mag-TP out, pero hinahabol siya dito ng Morphling. Chosen One. Yung waveform, still on cooldown. Looks like it. And yun lang na, matay dito. Ay, paparazzi, nice rotation though. Nagamit yung Fisher, walang magagawa dito yung Earthshaker. Hinahabol lang si DY, but still, he's gonna go down. Double kill for paparazzi, mga bossing. Tsaka nakaligtas pa, eto ang si JT. Buti na nga lang for paparazzi din, nandun yung haste rune niya. So, wala, nandun yung movement speed in order na makapunta at kaagad at mahabol niya. Nagulat siguro si Morphling doon biglang may... Kahit ako hindi ko nakita yung TP na paparazzi eh. So, damay-damay na. Aha. Speaking of damay-damay na... Oy! Oy, 3v3! Matay, oh. No, si paparazzi. Possible ma-burst down, pero napag-illusory orb out. There is a lift. Ayun, yung Fisher, napasama pa. Pero okay lang. Wala na naman yung Fisher. And buhay pa naman dito si Chosen One. Ayan, oh. Okay lang naman si Centaur kahit iwanan ng Earthshaker laban kay AM eh. Ang kakabahan ka lang would be na makakapag-farm talaga ng freely yung isang AM with a Vanguard and etc. So, it's gonna be well-farmed. Ayan, going for Battle Fury. Pero grabe na yung space na binibigay dito ng kanyang mga kasama. Chosen One naman on the other's hand. Ang mahirap kasi dinadala ng... Xtreme Gaming yung laban kay Morphling. So, meaning to say, sobrang magulo yung kanyang lane. Meanwhile, sa AM, wala lang. Wala siyang pakialam sa nangyayari. Nakakapag-free farm siya. Morphling naman, may takot ka na lumasit ng creeps dyan sa lane. Kasi bakit? Baka suddenly, igo ka bigla. And speaking of igo bigla, ayun na. Ito na, susundaro yung Ginoo. Yung expected mo na mag-own, dapat sa top lane, syempre, nakakulelat in terms of net worth. Diba? Yung countered na hero pa, yung pinaka nasa, nasa itaas, yun nga lang, DY, tamang space to. Ah. Okay, space guys, ha? Bully niyo ako. But Fisher will connect. Spirit Siphon is there. Pero siya mag-TP out, kaso hinahabol din siya ng Shaker. Mahirap mag-TP out eh. Ina-outrun nga lang yun. Naka-trunkill kasi. Naka-trunkill. Uy, it's a bait? Paluin. No, it's a bait. It's a Rubik. KRY, mukhang delikado ko yung nagamit ng Earthshaker. Mamamatay. Isama mo na yung Dare Prophet and Cry or KRY. Mamamatay siya dito. Dominating for paparazzi. 3-9 on the board. 4,000 agad kalamangan. Di ba sila tapos? They want to get the kill on the Centaur as well. Delikado na naman si Idol. Mukhang mamamatay na yung Centaur dito. Papalu-paluin na lang hanggang sa mamatay. Killing spree for JD. Ayun na, 5,000 na, 10 minutes pa lang. Medyo mahirap kasi yung ginagawa dito ng OFC eh. Iniisip ko na lang na they wanted that kill so bad dito kay Ruby. Kaso wala silang ways para makalapit. Nandun yung Fisher kanina. Pero hindi pa rin sapat para mahabol nila yung isang Rubik. And again, ang ganda na ng vision provided by Xtreme Gaming dito sa Triangle. Well-occupied yung mapa. Nandun yung pressure ngayon sa may middle lane with the catapult. Even without the NP, tingin ko kaya nilang basagin to eh. Walang D-push din eh itong side ng OFC. So it's pretty hard game. And nakikita na natin right now the difference ng dalawang teams. Mm-hmm. Ramdam mo eh. Ramdam ang, parang ramdam ang layo talaga ng gap.
nilang dalawa. So, ayan. Shout out na lang dito kay Robinson. Nagagalit eh. Shout out sa bossing. Ayan, sa EYT. Hello. Shout out sa inyo lahat, guys. Chill, chill lang tayo dito sa ating first series opening ng China Division 1. Mga kaibigan, hello. What's up sa ating YT peeps out there? Mayroon kasi isigaw yung gandong klaseng laro. Magmumuhang OA na sobra. Sobrang one-sided. Expected natin Xtreme Gaming na heater of OFC. I mean, that is a good thing para sa nila na maka-experience ng Tier 1 matches. Pero, yep, no need sumigaw. Dahil masayit sa tenga at mapapagod lang sa boses. At para magiging OA. OFC. OFC. Centaur. I mean, Centaur. Yep. Delikado ata. Nire-right-click nandito ng AM na nakikipagbalawan. Diyos ko po. Oh, fishing nga lang. Tatama. Buhay pa ba yung Centaur? Wala rin kasing damage yung mana void. Pero lalaban! Diyos, kalma. Paparazzi gets a double kill habang nakikipagsapahan pa rin yung AM. Grabe yung ano ha. Nag-blink in. Ah! Grabe naman dito si Ghost. Dito na yung kaya tropa pala, peeps. Andiyan na pala yung mga tropa peeps. And Snowball, Fade Bolt, down he goes. Pero si Kaka, nakasaraduhan ng feature ha. Oy, CXK, go for the kill. Nice blink in naman yun. Pag ganun yung kasama ang aim na nagbablink in para maharangan yung ganun. Mapapatip ka talaga pag ganun eh. Walang iwanan. Para dito sa Xtreme. And grabe, ni AM nagblink in under the Tier 2 tower just to make sure his teammate is safe. Uy. Speaking of safe. Nice reaction. Alam niyo pre-game, nope. Andito parang reaction time ko. And diyan muna, pahinga ka muna. Medyo mabilis 'yan ha, lalo na sabi natin na nandoon yung invisibility nito ni Puck. So, nice reaction from the Morphling. Pero on the other hand naman, okay, medyo delikado si Clockwork. Oops, may coil pa. Pero wala naman silang mahuhuli. Speaking of mahuhuli, papunta na din yung other players ng Xtreme Gaming. Ayun lang. Pero paparazzi. Uy, silence. Alright, kaso nga lang, Kree, andun sa backline sa Echoes lang gagamitin na paparazzi na buhay pa nakapag-illusory orb out pa nga. And madadalawahan pa yung Outsiders from China. Wicked sick! Para dito kay Paparazzi, hindi pa tapos. Magdaday pa dito si Paparazzi. Ay, illusory orb. Tatamaan dito yung Earthshaker. Tatlo, patay. Sa side ng OFC. Maganda sana yun, ha? Coming from OFC. Kaso nga lang, hindi na burst down yung puck. Hindi nag-connect yung Echo Stun. Hindi pa sapat yung kanilang damage. Magandang opening sana yun kung nakuha nila si puck. And then, makakabawi kahit papano ng network as well as the experience since malaki-laki din yung makukuha mo kung napatay mo etong si Puck. Kaso, kinukulang na eh. Grabe yung aggression na pinapakita dito ng Xtreme Gaming. Asserting dominance sa patay. Kariha. Aha, mamamatay din yung Clockwork. Godlike. Para dito kay Paparazzi, mga kaibigan. This Puck is something else. Namumugo sa OFC dito sa Division 1. Yasha, available na para kay Yachosin. Bakit? Sorry, may nabasa kasi akong comment eh. YT, ang sabi ni Richard, mukhang kaya na ni na Sir Mike ang OFC. Grabe naman grabe, yun. Grabe yung trash lock yun. Eh. Oo, sakit naman nun. Pero dito ano galit si Robinson sa... Ayan, pag ganyan feeling ko kaya natin, kasi pag mga rank 300 sa China or 400, yung mga China rank, equivalent 7K lang dito sa C. So, kaya siya. Kaya pag naglaro ka sa China, sabay doon ka nag-grind. Ang dali lang magpataas ng MMR. Humihirap kapag rank 100 below na eh. Anyways, Ghost going in, right clicks. Delikado ata Centaur Warrunner. And yep, mamamatay. Dito yung Centaur Ghost with a Mega Kill Streak already. Pero eto, JT manlalaban. Nakita dito yung Clockwork. Xtreme Gaming, ayay, ang buhay. Dominating na para dito kay JT. Hindi pa tayo tapos dyan. Na-coil yung Dead Prophet. Right click's coming from the NP. Makikipalo na nga lang dito yung NP. Eh kaso si Paparazzi. Rumaradyado na dun sa gate. Libyan Godlike for Paparazzi. Yun nga lang, JT mabibigyan. Si Chosen One pa yung nakakuha. But there is the root. There is that out of nature. Ghost going in. Burning the mana out of Chosen One. Delikado ating Morphling. But with a Stampede, might be enough. Kaso nga lang, wala nang mana si Chosen One para mapag-wave from out. Everyone's dying, OFC. What happened? Another kill will be secured para dito sa side ng Xtreme Gaming. Unstoppable for Ghost.
wala din talaga magagawa dito yung OFC eh. Sobrang layo ng gap, ng level. Sa laning phase, hindi din nag-own. Eto nga si Centaur sa top lane, which is supposed to be a winning lane. Kasi Centaur, one of the best heroes na ipapangtapat mo sa isang AM sa laning. Kaso yung naging build kasi ni AM early stages, meron siyang stats kaagad with the Vanguard and Threads eh. So, hindi na siya makapalag. And kaya nga naging iba na yung naging skill build niya dito. Hindi na yung kanyang retaliate. He goes for that stun. And double edge kanina, nakita ko, level 1 lang yan eh. Pero now na, kung gusto mo talagang mag-farm as a centaur, you would max out that retaliate para makapag-clear out ng wave. Uh-huh. Oh, yung Kaka? Yun nga lang, yep. Kaka, mukhang delikado at mamamatay po si Kaka. K or Y will take the kill, 524 on the board. Paparazzi nakita, yung clockwork, silence out, walang magagawa. Late na yung Fisher, paparazzi, kalma na, wala nang mana si paparazzi dito. So, posibleng mag-chill down na dito si paparazzi. Mukhang sulat na sulat yung kanilang ward dito na binantayan talaga nila all throughout na na-expire yung kanilang obs. And yun na, as for OFC naman, on the other hand, talaga struggle to farm, struggle sa paglabas, partida AM still farming and joining fights. So, ganun kahirap yung OFC and grabe yung movement din kasi na ginagawa dito ng Xtreme eh. Speaking of movement, meron na namang... Yung center na naman yung napili. Pagtadagger na ganda, eh. Ganda, mabuhay. Sarap mabuhay ah. Centaur, okay, napagamit na nga ng Stampede pero yung mana void sa pool. Mamamatay dito yung Centaur. There is a root coming from the Axe ng NP. Chosen one, draining... Yung mana, doesn't matter, mamamatay na yung kasama niya na Death Prophet. The X-Dam will be there. It's not quite enough to at least kill someone. Be ungodlike para dito kay paparazzi. Natutulala na ako. Iniisip ko kung ano yung winning. Meron pa ba? Guys, question? May tingin ba kayong winning potential dito ng OFC? Because it feels like naglalaro na lang sila just because. No, wala na. Just because lang. Yan, tuldok. Wala eh. Hindi ka na makakalabas dito. They're trying to get somebody, pero yun na lang yung tanging magagawa mo dito. Makakuha ka man ng pick-offs, pero parang malabo ng manalo on this game. Ganun ko siya nakikita. Aha. Outplayed sa lahat eh. Outplayed sa lahat ng angulo. Hindi sila outdrafted. Outplayed lang talaga. Outplayed lang talaga. Malayo lang talaga yung skill. Skill diff. Pero kita naman eh. Kaka, kitang-kita niya rin dito yung clockwork. At mamamatay na po dito agad yung clockwork. Ghost, mana void, deleting that Death Prophet in an instant. Godlike para kay Ghost. Uy, bumabling in, panis. Pero nakataas naman yung morphling. Walang problema. Mm-mm. Sabi nga ni Barry Bans, kung hindi AM POS 1 ng Xtreme, baka meron pa. Parang pag Slark, hindi mas talong kawawa, no? O yung mga draw sniper, hindi end agad to. Pero hindi, parang di talaga siya sa hero eh. Skill difference talaga, guys. Kitang-kita eh. Ginagawang kids na Xtreme Gaming yung OFC. So, that is the main reason why merong 19 odds. Kasi parang nandun ka na sa near 1% na lang yung chance ng OFC na manalo. Much winner laban dito nga sa Xtreme. Pero possible manalo yung OFC kung... Kung? May something going on. Kakaibay. Pero malabo na yan. Kasi pero malabo, DPC. Na-warningan na yung mga tier 2 teams, di ba? At saka na-warningan na din ang China. Ang daming na-ban last time I checked. So, dalawang teams na nga lang natira sa division 2 eh. You won't risk your career, diba? Guys. Para sa something. Unless sobrang laki talaga. Bahala ka na. Mayroon Centaur going down for real, I think. Yeah, mamatay. Andito naman yung host shot trying to burst on paparazzi. But KRY has gonna go down. A beautiful lack of slam committed, but still not enough to win the fight. Habat patay for the side of OFC. Make it 5. That's a full team wipe. Goes with a triple. Puro godlike na.
Ito okay. Maganda, hindi naman sumusuko yung OFC. Yes, hindi naman sumusuko, sumusuka lang. Oo, sumusuka lang. Huwag kang susuko, isuka mo lang yan. Oh, Nakuil, yung De Prophet, delikado nga ata. So, ball natin, gagamitin na. And KRY has gonna go down, being godly for Ghost. 24K gold advantage po for the side of Xtreme Gaming. Yes. Sabi nga ni Robinson sa YT, hindi daw sila bagay sa Division 1. May na-prove naman sila sa Division 2. Uh-huh. It's just that iba lang talaga yung klase ng mga teams sa Division 1. Mm-hmm. So, yun yung kailangan i-work out ng mga Division 2 teams na okay, kapag nasa Division 2 tayo, maganda na nananalo tayo. Pero, how should we face Division 1 teams? Yun yung next target mo. Pero wala na to. Talagang bugbog. Uh-huh. As expected. Bugbog Aberna. Yun, there's gonna be the GG. 22 minutes. Uh-huh. Pretty one-sided game, guys. Mm-hmm. Tingin mo ba makakaisa pa yung OFC after watching game hindi, number one? Mga happy-happy kan, di matutuloy libre mo, ha? Okay. Pero malay mo, makaisa. Paisa yun ng Xtreme. Eh, malay mo lang, mag-take scary sila. I don't think so. Sobrang risky if ever. Uh-huh. After watching game one, parang malabong-malabo talaga, guys. Hindi na nga nabuo na shaker yung dagat. May item na shaker, arcane. Cutie patuti. Sige, RY, yield scepter eh. Yield scepter lang din, oh. Cutie patuti. Ang mga cutie patuti kapag kalaban etong Xtreme and other tier 1 teams. So, guys, kaya nga bet responsibly, no? Kapag mm-hmm. Nag-yolo kayo, guys, make sure na hindi kayo masasaktan dun sa niyolo nyo. Aha, no? Kaya nga yolo eh. So, ayun, we have watched game number 1. So, yun nga, katanong ko, mananalo ba? Makakaisa ba yung OFC laban sa Xtreme? Comment down below at babasahin namin yan later on. We will just have a short break uh-huh. and magbabalik kami sa game.